Tama ho kayo. Muntik nang tirahin si Judge Lonto kanina. Kung hindi niyo pinabantaya, malamang nasa morgue na yun. Huwag kayong titigil sa pagprotekta kay Judge Lontok. Hanggat hindi bumababa ang desisyon ng korte, hindi pa rin ligtas si Judge kay Greta. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Paano nangyaring buhay pa ang Judge na yon? Minalas nga eh. Kasimple-simpleng trabaho. Pumalpa ka pa? Di wala ang bodyguard ang Judge na yon. Eh, malay ko nga may ungas na haharang sa akin. Kaya yun, nakatakas sa akin ng matanda. Ah! Ano mo? Punong-puno na ako sa'yo. Puro kakapalpakan. Kapag hindi ka nagpakatino, papalitan na kita! Sige! Subukan mo! At ibubulgan kita sa mga pagsubi lahat ng pinagagawa mo! Subukan mo! Ipapapatay naman kita! Sige! Ipapatay mo. Akala mo ba, hindi ko pinaghandaan ang pagkakataon na yun? Ipapatay mo ko. At mapupuntan lahat ng ebidensya sa mga kalaban mo para mapakulong ka! Ayusin mo ang trabaho mo para hindi tayo magkasubukan. Ano? Tapos na ba? Patay na ba si Josefina? Hindi. Hindi ko nagawa eh. Bakit? Anong nangyari? Ewan ko, basta... Basta hindi ko siya nagawang patayin. Akala ko kaya mo. Akala ko matibay ang loob mo. Akala ko din. Pero nung nandun na ako... Habang nakikita ko yung mukha ni Aling Jose, habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, naging mabuting kaibigan siya sa akin. Tinuring niya pa akong parang tunay na anak. Hindi ko kaya. Anong gusto mong gawin? Ako gagawa? Kaya ko. Kaya lang. Kaya lang ano? Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko ng patayin si Paolo. Huwag, sandali. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Hindi lang hihingi ko sa'yo. Mapapatay ko rin si Josefina. Siguraduhin mo lang. Pagod ka ba, Maymay? Malapit na naman yung bahay. Okay na ako. Dapat kasi hindi ka na lang sumama sa akin sa Changi eh. Pero wala naman kasi may iwan sa'yo sa bahay kung lang mag-iisa dun. Okay lang, ate. Nag-enjoy naman ako dun eh. At saka natulungan din naman kitang pumili ng damit. Para sexy, oh. Para sa first day ng trabaho mo bukas. Miss Sexy! Pwede ba magpakilala? Suplada. Oo nga. Diba? Kinakausap kita! Sige! Ate! Subukan mo! Ate, naman! Huwag na! Hindi na, sorry. Ate, tara na! Nakakaya ka, Chong. Oo nga naman.
inatrasan mo isang babae. Akala ko ba naman siga ka? Niloloko mo ako! Ha? Di pa tayo tapos. Magkikita pa tayo. Ano nangyari ba sa lakad mo? Wala na siya. Huwag ka susuko, anak. Ba't kasi nagpadala pa ako sa Selos? Hindi ko pa siya panagkatiwalaan. Si Luisa to. Hindi naman yung nagsisinungaling sa akin. Hindi na parang maglihim. Kapasa siya panagtatahan. Ba't ko pa kasi siya sarap na tagal mo? At sana naman ito din. Sana naman ito. Ko ngayon sa bridal shop. Eh, syempre, kailangan maayos ang itsura ko, hindi ba? Sigurado ko, puro social yung mga customer doon. Ako, baka si Aling Selly na yan. Pakibukas naman yung pintuan, no? Magandang umaga, ho. Magandang umaga, de. Ay, Aling Selly, pasok ko kayo. Kayo na kung bahala kay Maymay. Tapos, ito ho yung telepono sa trabaho ko. Tawagan niyo ako kung may kailangan kayo. Okay lang kami dito. O sige na, baka mahuli ka pa sa trabaho. O sige ho, alis na ho ako. Bye-bye. Ma'am, ba't parang di kayo masaya? Uuwi na si Francis. Araw-araw na kayo magkikita. Kaso hindi naman kami makapag-usap. Palayo na siya ng palayo sa akin. Miss na miss ko na nga siya, Helen eh. Wala na yung dating pagsasama namin. Lalo na ngayon, may Lavella na siya. Ma'am, wala yun. Hindi niya kayo pagpapalit sa kerengking na yun. Hindi ko naman siya masisisi eh. Maganda si Lavella. Ma'am, mas maganda kayo sa kanya. Sexy siya. Mas sexy kayo. Pwede silang magsama ng magdamagan. Kahit kailan. Kahit saan. Kahit pa sa kama. Ma'am, hindi niyo lang siguro napapansin, pero nakikita ko nagsiselos pa rin si Francis pag nakakabay sa inyo si Senorita Stanley. At kapag hindi kayo nakatingin, hindi niyo maalis ang tingin niya sa inyo. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos niyo. Talaga? Oho. Kaya pagbalik ni Francis dito, galing ng ospital, mas mabuti pa mag-usap na kayong dalawa para maayos na yung tampuan niya. Nagdi-design din ako ng wedding gowns. Pero hindi lang yun ang business na to. Mga wedding coordinators tayo. Ang ibig sabihin, tayong gumagawa ng lahat ng arrangements para sa kasal. Including flowers, invitations, photographers, videographers, cakes, candles, lahat. Dapat, laging maayos ang harap mo sa tao dahil mayayaman ang mga kliyente natin. Naiintindihan mo ba? Opo. Sana po hindi ko po kayo ma-disappoint. Bakit naman? Eh si Monching ang nagrekomenda sa'yo. Alam ko magkakasundo tayo.
Andito na kami. Sweetheart, we're home. Francis, mabuti naman magaling ka na. Ah, Helen. Senyorito. Pakitulungan mo nga si Arthur Yakit yung mga gamit ni Francis. Apo. Pagkatapos, ayusin mo rin yung isang kwarto sa tabi ng kwarto ni Francis. Apo. Bakit? May bisita tayo? Si Francis may bisita. Oo, saan mo dadaling yung gamit ko doon? Sa taas sa kwarto. Oh, Francis, ba't nakatayo ka? Hindi bawal sa'yo maglakad-lakad. Bilhin niya ng doktor. Come, akit na kita sa kwarto mo. Dito muna titira si Lovella sa atin. Siya raw muna mag-aalaga kay Francis. Sweet nila, no? Oo. Sweet nila. I'll be there, don't worry. I'll just call you back, okay? Trina, I demand an explanation. Alam ko, matagal mo nang balak na umalis dito, bumuo ng sarili mong kumpanya. But you have no right pirating my clients. Your clients? Majority ng kliyente sa kumpanyang ito ay galing sa akin. Kahit na. Unethical pa rin yun. For the record, wala akong ginagawa. Nabanggit ko lang sa kanila na aalis ako at magtatayo ng sarili kong kumpanya. Sila mismo ang nagpresenta. Kasalanan ko ba kung mas gusto nila sa akin kaysa sa'yo? Tina, please don't leave me. Please. Pinahan kita. Please. Madami pa namang accounts ang may iwan sa'yo eh. Wala akong pakialam sa mga accounts na yun. Kailangan ko ikaw. If I rehire Paolo, would you reconsider? Katrina. Paolo. Anong ginagawa niyo dito? Kailangan ka lang namin makausap. Wala akong panahon sa inyo. Hindi pa bumabalik si Luisa. Marami pa akong lalakarin para hanapin siya. Sandali lang naman eh. Dindo. Pare, kasi napag-isip-isip ko, nagkamali yata ako ng pag-fire sa'yo. I'm asking you back. Paolo, narinig mo ba siya? Narinig ko siya. No, thanks. But we're willing to give you a raise. Lahat ng benefits, di ba, Dindo? Oo, pare. Sige na. Hindi ako interesado. Kaya pwede na kayong umalis. Dindo, will you please excuse us? Kailangan ko lang makausap si Paolo ng sarili niya. Alis ka? Isang buwan na lang. Mawawala na sa atin ang kayamanan ni Luisa. Hindi ko na mahihintay ang pagkilos ni Monching. Ako na mismo ang gagawa ng paraan. Babanan si Dindo sa'yo. Bibigyan ka pa niya ng magandang offer. Bakit tumatanggi ka pa? Pagkatapos na nangyari lahat, sa tingin mo, gugustuhin ka pang bumalik sa kumpanyang yon? Pero pinagsisisihan niya na ang lahat. At ano? Pagkatapos na isang sorry, magiging ayos ng lahat? Dahil sa inyo, nagkahiwalay kami ni Luisa. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Paolo, kung ayaw mong bumalik kay Dindo, sumama ka sa akin. Tayong dalawa, magtatayo na tayo ng sarili nating kumpanya tayong dalawa lang. No, Trina. Higit sa lahat. Dahil sa'yo, kaya kami naghiwalay ni Luisa. Kaya ayoko na makita pagbumukha mo. Umalis ka na. Umalis ka na! Monching, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Luisa? Masaya ka ba sa bahay na to?
okay naman. Mababait at tahimik ang mga kapitbahay dito. Bakit? Naisip ko kasi baka ayaw mo dito eh. Baka gusto mo tumira sa... Saan? Alam mo naman, di ko tinatago ang naramdaman ko para sa'yo. Na mahal kita. Alam ko. Luisa, madami ako naging girlfriend. Pero wala na isa sa kanila minahal ko ng lubos. Ikaw lang. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Luisa, will you marry me? Patungo sa pangarap na bukas. Recuerdo de amor.